Philippine Coast Guard? Taga-sagip ng buhay. Taga-bantay ng dagat. Sila yung kumukuha ng patay pag may tumataob na barko. Taga-tulong ng mga nasa stranded sa baha. Ano po yung relationship ng Coast Guard sa Philippine government? Philippine Coast Guard kasi si national government, no? A national agency. We're under the Department of Transportation and Communication. Okay? But before, the Philippine Coast Guard is under the Armed Forces of the Philippines through the Philippine Navy. We are before the Philippine Navy, but in 1998, by virtue of Executive Order 475 and 477, the Philippine Coast Guard was transferred from the Department of, from the Armed Forces, no, to Department of National Defense. We were transferred to Office of the President, and from the Office of the President, we were transferred to the Department of Transportation and Communication. But in 2010, with the passage of our new law, Republic Act 1993, we were now the third uniform armed service of the Philippines. Kasi before, ano lang yan, eh, dalawa lang yan, which is also in the Constitution that there's only two armed service in the Philippines. However, since we transferred from dalawa na yan, yan yung Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. However, since we were not anymore part of the Armed Forces of the Philippines, so na-create yung law na yun, yung Republic Act 1993, creating a third uniform armed service of the Philippines, which is the Philippine Coast Guard. Ano naman po yung authority ng Philippine Coast Guard sa ating Philippine government? Ang Philippine Coast Guard kasi, ang main mission is to save life and property at sea. No? We're the only humanitarian government agency in the Philippines. No? Of course, nandiyan din siyempre as a law enforcer kami. Ang Coast Guard ay law enforcer sa karagatan. And also, kami ang papanatili ng seguridad sa karagatan. Yan yung aming main mission, to save life and property at sea and to protect the marine environment. To protect the marine environment. Yan yung aming function. So, obvious naman po na yung trabaho niyo is maraming responsibilities. Paano niyo po siya na-handle? Actually, kaming Coast Guard, we are deputized by, we believe we are deputized by 19 agencies, no? To enforce their regulations. Madali naman eh, wala naman, hindi naman siya mahirap kasi through ano lang naman yan, proper coordination, and sometimes you will have a memorandum of agreement with the other agency concerned na kung saan kami deputize. So, yun yung ano namin, na hindi naman siya mahirap. No? As long na alam mo ang ginagawa mo, I don't think na may mahirap. Eh. Last question na po. Just like the other departments, meron po bang nangyari na nasangkot yung Coast Guard sa anomalies? Nasangkot ang Coast Guard sa anomalies, as far as I remember, wala eh. Pero siguro, kami ang nagamit. Nagamit ang Coast Guard, pero hindi mismo ang Coast Guard ang talagang may anomaly. Kundi ginamit lang ang Coast Guard doon sa anomaly na yun. Sa DOTC yun eh, yung, I think that's around, that was 2005 or 6 yung tungkol sa mga
chemical dispersal, no? And also yung yeah, chemical dispersal pa tayo. Pero hindi kami ang talaga ang kundi it was a bid sa DOTC. Pero para sa amin dapat yon. Pero sa DOTC na-process yung ano na yun, yung transaction na yun. So hindi kami mismo, kumbaga nagamit lang kami pero hindi mismo ang Coast Guard.